Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Saan man tayo sa mundo, dito naman tayo sa George Sir Vlogs. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa pahayag ni Harry Roque kay Commissioner Guanzon ng Comelec, mga kapatid. Pero bago ang lahat, nagpapasalamat ako ng lubusan sa aking mga taga-subaybay. Siyempre, yung mga subscribers natin dyan, maraming salamat. Ang ating mga super chatters at siyempre mga kapatid sa mga magsusubscribe pa, at huwag kalimutan, okay, i-share, i-like, mag-comment sa video ito para malaman natin kung ano ang inyong mga opinion, at huwag kalimutan pindutin yung notification bell para sa ganun ay ma-notify tayo pag mayroon akong bagong video, mga kapatid. Salamat po ng marami. Again, God bless. Stay safe and healthy always. Salamat. Pero ngayon po, pag-usapan natin itong kontrobersiya na sinimulan po ni Commissioner Rowen Guanzon. Dahil gusto na, inanunsyo niya na ang kanyang boto ay para ma-disqualify po si Apo BBM. Ngayon, ang mga bagay-bagay na pag-uusapan natin, unang-una, bakit ba kasi sa saligang batas, ang COMELEC ay tinatawag ng collegial body? Meron silang division, meron silang embank, at tatlong mga commissioners ang magde-decide kada division. O pwede ba na ang isang commissioner na magsabi kung ano yung boto niya bago pa man magsabi kung ano yung desisyon ng division mismo? Yun po yung una. Pangalawa, meron ba talagang inordinate delay kung bakit naging dahilan na sinabi na ni Commissioner Guanzon na ilalabas na niya yung boto niya at inanunso na niya sa buong daigdig na ang boto nga daw po niya ay para sa disqualification ni BBM. Pangatlo, anong po pwedeng gawin sa mga pangyayari? At pang-apat, meron bang epekto yung realidad na mag-retire na po ang ating Commissioner Guanzon, at dapat bang, tama bang dahilan yon para sabihin na ano nga na i-release na niya yung kanyang desisyon? Himay-himay na po natin ngayon. Unang-una po, ang COMELEC po, pito po yan. Okay? Kapag embank, pito sila nagde-desisyon. Pag division, tatlo. Bagamat isang desisyon lang po ang inilalabas, po pwede magkaroon ng dissenting opinion ang mga individual commissioners. Wala pong pagkakaiba yan doon sa Korte Suprema or sa Court of Appeals. Pag tinawag natin collegial, ang nagde-desisyon, hindi lang isang tao. Ang nagdedesisyon, yung tatlong tao. At syempre, kung sino yung pinakamaraming boto, yun yung tinatawag nating majority opinion. At kung merong isang hindi sumasang-ayon, yung tinatawag nating dissenting opinion. Ngayon, kapag sinabi na ang desisyon ay embank, ang desisyon po dapat desisyon ng tatlong commissioners at hindi nag-iisa. Po pwede bang ilabas ang dissenting opinion na hindi na ilalabas yung desisyon ng division? Sa aking karanasan po, 35 years of law practice, hindi po. Kasi that goes against yung collegial nature of the decision. Kinakailangan ang naglalabas ng desisyon, yung division mismo, at hindi mga individual na mga miyembro ng desisyon. Wala pong personalidad ng individual, except kung meron na nga silang dissenting opinion. Pero kung meron po yung majority decision, kasi kung sa tatlo, dalawa ay for disqualification, yung majority. Isa ay for not disqualification, siya maging minority. Pero ngayon, ang lumalabas dahil sinabi po ni Rowena Guanzon na siya ay nag-iisang dissenting, yung dalawa is for dismissal of the petition for disqualification. Now, pwede ba niya yan gaya ng ginawa niya na sabihin ko ano yung decision niya? Hindi po. Sa lahat ng collegial bodies, hanggang hindi lumalabas yung desisyon ng tatlong tao, sikreto po kung ano ang naging pribadong butuhan ng mga miyembro ng desisyon. Ganyan din po yung rule sa Korte Suprema.
Kaya nga po, absolutely privileged ang lahat ng communication between members of the court or members of the commission. Kasi nagbubutuhan lang sila tapos mag-a-assign sila sino susulat ng majority decision at sino ang susulat ng minority decision. So sa aking pagkakaalam po, sa napakatagal ko na rin namang nag-practice, 1990 pa po ako nagpa-practice, no, ay hindi talaga po pwede na yung isang member ng division na siya pa yung dissenting, kaya anunsyo niya sa buong daigdig kung ano yung naging desisyon niya. Sa Korte Suprema po, nangyari na yan. At bagamat ang mga Korte Suprema po, justices, gaya ng Comelle Commissioners ay impeachable, hindi po ibig sabihin na absolutely immune sila from any administrative penalties na ipapato ng kanilang mga kasama. Sa Supreme Court po, nangyari na yan. At ang ginawa ng mga kapwa miyembro ng Korte Suprema, pinatawa ng fine yung isang mahistrado, tapos finerfeed pa yung kanyang mga retirement benefits. So although hindi sila matatanggal, because only they can only be removed through the process of impeachment initiated by the House and with the Senate sitting as impeachment court, po pwede pa rin po silang disiplinahin. Pangalawa, meron ba hong inordinate delay at sinasabi nga ang tagal-tagal na kasi hindi pa desisyon, no? Well, in fairness po, sumulat po yung ponente. At unang-una, dapat hindi nga in-expose na siya yung ponente kasi subject siya to pressure. Siyempre, magpapalakasan na, no, na sasabihin mag-desisyon ka ng either way, no? Pangalawa, ang sabi naman po nung ponente, submitted lang naman for resolution yung kaso January 14. E ngayon po, January 31. So kung ang inordinate delay po siguro ay months, siguro inordinate delay, pero ito po ay weeks pa lang naman since submitted for resolution. At syempre, ang sabi nga ng ponente, yung dalawang abogado pa niya ay nagka-COVID, no? So kailangan naman talaga ng assistance, ng staff assistance para makagawa ng komprehensibong desisyon dahil alam naman natin kung gano'ng controversial itong kaso nito. So wala po talagang inordinate delay. Now, ang tanong is, tama rin ba ho na nagsasabi isang commissioner na bibigay ng deadline sa mga kasama? Tingin ko po that goes against the essence of a collegial body. Collegial, pantay-pantay kayo. Dapat nag-isang salita, isang boses. Bagamat, pwede magkaroon ng ibang desisyon at pwede magkaroon nga ng dissenting opinion. Okay lang po yun. But kinakailangan talaga, isa lang kayo. Bakit? Ganun po sabi ng korte ng ating saligang batas. Meron tayong COMELEC na magsusupervise at aakto rin pong West, no, sa mga kaso ng disqualification at iba pa. And they must act within either within a division or sa COMELEC and bank. Ngayon, meron doon pong issue na meron daw nakikialam ng mga senador. Well, unang-una, alam niyo po, it's a reality in the legal profession, no, na magkakakilala kami lahat. Lalong-lalo na kung magkakaiskwela. But pangalawa, siguro po talaga, meron tumawag na senador. Pero dapat siguro po, pangalanan kung sino yun. Kasi kawawa naman yung mga ibang senador na hindi naman talaga naghimasok. At pangatlo, kilala ko kasi si Ruwena Guanzo, hindi may influensya. So nagtataka ako bakit sinasabi niya na meron naging influensya sa kanya. Samantalang alam niya sa kanyang damdamin at sa kanyang dibdiba na wala naman po pwedeng mag-influensya sa kanya. So bakit umaamin siya ngayon na merong mga pwedeng mag-influensya sa kanya? Kung merong mga tumatawag sa kanya, dapat sinigawan niya. Yun ang dapat na sinisigawan dahil yun yung mali na ginagawa. Dahil that is against all rules of propriety, no? So sa tingin ko, dapat isa publiko rin yan. Ngayon, ano mangyayari ngayon magre-retiro na si Commissioner Guanzon? Kasi nga, hanggang February 2 lang siya. Kung pwede ba siya mag-insist na bago siya mag-retire, lumabas ang desisyon ng maging bahagi ng kasaysayan ng kanyang dissenting opinion? Hindi po eh. Hindi. Kasi unang-una, alam naman ng lahat, fix ang termino niya. Ang termino niya talaga ay matatapos sa February 2. So, wala pong nag-orchestrate na all of a sudden, matatanggalan siya sa COMELEC kasi talaga alam niya sa mulat-mula na yun talaga ang kanyang term of office hanggang February 2. Pangalawa, kung talaga hindi po mapopromulgate ng decision niya, there is no decision to speak of yet. At kapag wala pa pong desisyon, walang dissenting opinion. So kung talagang dumating po ang February 2, hindi na siya commissioner, maski gawa na yung desisyon niya, that is only a piece of paper. Because you cannot promulgate unless the division has promulgated the decision, and you cannot register your dissenting vote unless there is an actual promulgation
of the case. Kailangan decision muna para maging bahagi ng decision yung dissenting opinion. So ang tingin ko po, papel ang magiging dissenting opinion ni Commissioner Guanzon kung lalabas ang majority decision bago po ang end of term niya ng February 2. Well, alam na natin kung anong decision ng First Division. Ang decision ng First Division by vote of a majority of 2 is to dismiss the disqualification, which is the exact same decision of the Second Division. Well, gaya nga sinabi ko, no? Kasi although one division does not control the other, ang totohanan yan is there is a need for judicial consistency. Kaya naging consistent lang yung First Division sa pagdi-dismiss nung disqualification case ni BBM. It all boils down again to yung sinabi ko nung una kong Facebook Live. Ang presumption po talaga dahil karapatan ng mamamayan ang to vote and to be voted upon sa eleksyon, there's a heavy presumption of unconstitutionality sa mga pumipigil na tumakbo sa eleksyon. At ang presumption, of course, always is may karapatan, dapat mabigyan ng pagkakataon na ma-exercise yung karapatan na yun. So, it seems na because of the declaration of pagdating po sa track record ng ating Supreme Court, they normally defer to the constitutional body that has primary jurisdiction on a specific matter. At pagdating po sa mga election-related matter, syempre po, yan ay ang Commission on Elections. So, anong prediction ko? Well, pwedeng umakit po yan sa Supreme Court, but the Supreme Court will receive all appeals from the COMELEC, again, with the presumption that the COMELEC discharge its duties correctly. And it is the heavy presumption now, it is now the heavy burden of the petitioners to show kung bakit sa parehong division ng COMELEC ay hindi nagbago yung desisyon. Of course, ang motion for reconsideration, ma-resolve pa po yan, pwede po makarating yan sa embank, no? Pero yun nga po, no? There's that respect accorded by the Supreme Court to the findings of specialized constitutional bodies. At saka wala na pong issues of fact na titignan ng ating Korte Suprema, puro issues of law lang po. So, ano pong ating conclusion? Well, it seems that for now, BBM remains a candidate pursuant to the heavy constitutional presumption that he can run. Ultimately, ulitin ko po, kahit ano pang sinasabi natin na conviction yan of moral turpitude, taong bayan po ang maghuhusga sa eleksyon. Sa isang demokrasya, dinadaan po natin sa eleksyon, taong bayan ang maghuhusga kung karapat-dapat kang manungkulan bilang presidente si Apo BBM. At ang aking pakiusap, hayaan po natin ang taong bayan na mag-desisyon.